ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panong yun, dumating ang ina at mga kapatid ni Jesus. Sila'y nasa labas ng bahay at ipinatawag siya. Noon na may maraming taong nakaupo sa palibot ni Jesus at may nagsabi sa kanya, "Nariyan po sa labas ang inyong ina at mga kapatid, ipinatatawag kayo." "Sino ang aking ina at mga kapatid?" ani Jesus. Tumingin siya sa mga nakaupo sa palibot niya at nagwika, "Ito ang aking ina at mga kapatid, sapagkat ang sino mang tumatalima sa kalooban ng Diyos ay siya kong ina at mga kapatid." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Sinabi niya sa kanila, "Marami nga ang aanihin at kakaunti naman ang mga manggagawa. Idalangin ninyo sa Panginoon ng ani na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang ani." Si Lucas ang tanging ebanghelistang may kwento tungkol sa 72 mga alagad na tinawag ni Jesus. Ayon sa mga eksperto sa Biblia, hindi Hudyo si Lucas. Isa siyang dating pagano na nagsulat ng ebanghelyo para sa mga hindi Hudyo o mga pagano. Sinasabing kumakatawan ang bilang na 72 sa bilang ng mga apo ni Noe na umalis sa lupain ng kanilang lolo at kumalat sa buong daigdig. Sila ang naging mga ninuno ng lahat ng tao sa mundo. Nakasaad sa aklat ng pahayag na isang araw, magtatagpo-tagpo ang lahat ng mga bansa sa bagong Jerusalem, may daladalang handog ang bawat isa sa kanila. Ipinapahiwatig kung ganun na para sa lahat ng tao sa mundo ang mabuting balita ng kaligtasan. Pagsasagawa. Alamin ang talambuhay ni Timoteo at Tito at hanapin kung paano nila dinala ang ebanghelyo sa mga hindi Hudyo. So paanong paraan mo naman maipapahayag ang ebanghelyo sa ibang taong?